kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Isa sa mainit-init na pinag-usapan at matiyagang sinubaybayan ng marami nating kababayan, ang misteryo sa biglaang pagkawala ng dalagang si Jovelyn Galieno na huli raw namataan sa loob ng Robinson's Mall, Palawan noong 5 ng Agosto taong kasalukuyan. Matatandaang, dahil sa biglaang pagkawala ng dalaga, ay samot-saring spekulasyon o haka-haka ang nabuo kung nasaan ang abang dalagang si Jovelyn Galieno. Dahil sa biglaang pagkawala ng dalaga ay muli na namang nabuhay ang Nooy urban legend na taong ahas sa mall kung saan huli raw namataan ang dalaga. Maging ang mga sikat na manguhula ay tila hindi rin pahuli sa pagbabalasa ng kanilang baraha para lamang makapagbigay impormasyon sa kinalalagyan ng dalagang si Jovelyn. Pero makalipas ang ilang linggong imbestigasyon, sinasabing nakalabas umano ang dalaga sa mall at kaagad na sumakay sa isang multicab na kita pa umano sa isang CCTV. Hindi naman matandaan ng driver ng nasabing multicab kung saan niya ito'y binaba dahil sa dami umano ng kanyang mga naging pasahero. Hanggang sa makalipas lang ng ilang araw ay mas lalo pang tumindi ang mga sumunod na eksena nang may matagpo ang mga buto ng tao sa masukal na parte ng talahiban kung saan matatagpuan ang mga personal na gamit ni Jovelyn gaya ng IDs. Tila nakapagtataka naman para sa mga kaanak maging sa mga residente malapit sa nasabing talahiban dahil sa hindi man lang raw sila nakaamoy ng masangsang na amoy tulad ng nabubulok na hayop gaya ng daga at pusa. Kaagad namang dinala ng mga otoridad ang mga personal na gamit maging ang mga buto upang sumailalim sa pagsusuri tulad ng DNA testing. Sa puntong iyon ay hindi naman gaano na bahala ang pamilya Galieno dahil sa imposible raw para sa kanila na sa loob lamang ng 3 linggo matapos mawala ang kanilang ate ay matatagpuan na itong kalansay. Kaya kahit tila may pagdududa ay malakas pa rin ang paninindigan ng pamilya Galieno na buhay pa si Jovelyn at naniniwalang iplinanta lang umano ang mga buto sa crime scene. Pero tila ba na bago ang lahat ng sabihin umanong case closed na ang kaso dahil sa pag-amin ng mga hinihinalaang suspects na pawang mga pinsan pa mismo ng biktima? Kinilalang mga ito na sina Jovert Baldistamon at Leobert Dasmariñas na hinihinalaang nakatira umano ng ipinagbabawal na bato at matagal nang may pagnanasa sa kanilang pinsang si Jovelyn. Marami naman sa mga Palawenyo ang hindi naniniwala na ang mga pinsan umano ni Jovelyn ang may gawa nito at sinasabing pinilit lang umano silang pinapaamin upang pagtakpan ang malaking tao sa likod nito. Hindi rin maiwasan ang mga haka-haka na baka hawak umano sila ng isang big time na negosyante, politiko o isang kilalang personalidad para umamin sa kaso. Samantala, matapos sa makailang ulit na pagsusuri sa mga butong natagpuan, ay kinumpirma na ng mga otoridad na ang mga butong ito ay walang iba kundi ang matagal nang nawawalang si Jovelyn Galieno. Laking gulat naman ang pamilya maging ng buong sambayanan dahil sa bilis nitong ma-decompose na tila ba kataka-taka. Labis na pighati naman ang naramdaman ni Jeline dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng kanyang pinakamamahal na anak. Inilarawan si Jovelyn ng kanyang ina bilang mabait, matulungin at mapagmahal dahil sa pagtulong nito sa kanya maging sa kanyang nakababatang kapatid. Kaya naman, laking panghihinayang ng mag-anak maging ng ina nito sa sinapit ng dalagang si Jovelyn. Dahil sa nasabing pagkumpirma sa mga buto ay humingi rin ng pahayag mula sa forensic experts ang programa ni Senador Raffy Tulfo upang alamin kung posible nga bang ganun kabilis madecompose o maagnas ang nasabing labi ni Jovelyn. Anya, posible umano ito pero nakadepende sa weather conditions na nakakaapekto sa labi gaya ng pag-ulan at matinding sikat ng araw. Isa rin umano sa nagpabilis sa pagkawala ng mga tissue sa buto ay ang mga hayop na posibleng kumain umano sa labi habang nasa field ito.
Dahil dito ay marami ang ating opinyon at sinasabing baka nilagay lang raw ito doon sa lugar dahil maging ang mga residenteng nakatira malapit sa bakanteng lote na dumaraan at nagtatanim sa lugar ng kamote ay hindi man lang raw nakaamoy ng mabaho o masangsang. Posible rin daw na humukay lamang ang kamag-anak ng mga sospek at saka itinanim sa crime scene para lituhin ang mga otoridad. Samantala, ayon sa mga pulis, ay hinahamon daw umano ni Jobert Celiobert ng basag ulo dahil sa gusto na raw nitong magsalita sa ginawa nilang pambababoy sa kanyang pinsang si Jovelyn. Kaya naman, umabot raw sa sakitan hanggang nauwi sa saksakan ang pag-aaway ng dalawa. Ayon naman sa isinagawang salaysay ni Liobert sa kapulisan, ay lookout lang umano siya sa pagdating ni Jovelyn sakay ng isang multicab at nang makababa na raw ang dalaga ay kaagad naman niyang sininyasan si Jovert na nooy nakaabang lamang sa madilim na bahagi ng kalsada. Nang makumpirma ang pagbaba ni Jovelyn ay kaagad nilang sinunggaba ng dalaga hanggang sa nakipambuno raw ito sa kanila. Pilit rin daw nagpumigla si Jovelyn mula sa mahigpit na pagkakahawak sa kanya. Hindi na rin daw magawang makahingi ng tulong ni Jovelyn dahil sa tinakpan raw umano nila ang bibig nito habang sinasakal. Dahil sa matagal na nagpupumiglas ay nawalan na raw ng lakas ang biktima. At doon nga'y sinimulang buhatin si Jovelyn at dinala sa masukal na parte ng talahiban. Habang wala sa ulirat at hinanghina ay doon raw nagumpisang pakialaman ni Jobert ang pinsang si Jovelyn. Habang si Liobert naman daw ay nagsilbing lookout na nakatayo sa tabi ng puno upang magmasid sa mga dumaraang tao at sasakyan. Pero ayon naman sa salaysay mula kay Jover ay dalawa raw manos silang gumalaw sa kanilang pinsan dala ng matagal nang pagnanasa nila. Kagaya ng inaasahan, tila ba na bago ang takbo ng kaso dahil sa pagbawi umano ng mga hinihinalaang sospek sa kanilang naunang sinumpang salaysay. Ayon sa kanila, ay wala raw silang kinalaman sa pagdukot, paggalaw at pagtodas sa kanilang pinsan at napag-utusan lamang raw sila na dukutin ito. Matatandaang, dahil dito, kung kaya't kung sino-sinong matataas na opisyal ang itinurong persons of interest sa kaso nang bigla ang pagawala ng dalagang si Jovelyn. Hiningan rin ng pahayag ang guro ni Jovelyn na si Ace Abian tungkol sa pagawala ng kanyang estudyante. Ngunit tumanggi itong magpaunlak ng panayam at sinabing busy umano ito dahil sa nakatakdang target shooting o firing na kasalukuyang ginaganap noong tumawag ang isa sa staff ni Senator Rafi Tulfo. Tila ba katakataka naman para sa mga netizens dahil sa hindi pagko-cooperate ng guro sa pagkawala ng kanyang estudyante. Napag-alaman rin mula sa mga kaklase ng biktima na may gusto umano ang nasabing guro kay Jovelyn dahil sa madalas nitong pagko-comment sa mga post ng dalaga. Pero hindi naman raw ito gusto ni Jovelyn kaya hindi niya raw ito pinapansin. Habang 30 ng Hunyo taong kasalukuyan, nang magsagawa raw ng firing ang PNP kasama ang mga estudyante, at dito nga'y pinatanggal umano ng isang opisyal ang face mask ni Jovelyn at sinabing pwedeng-pwede umanong gawing muse dahil sa angking ganda at balingkinitang katawan nito. Kaya naman, inalalayan umano ng dalawang opisyalis si Jovelyn sa paghawak at pagputok ng baril. Sinabo naman ng senador na si Rafi Tulfo ang mga kapulisan sa Palawan dahil sa mabagal na aksyon at hindi nito pagkumpleto sa mga taong dapat maimbestigahan sa kaso. Lalo tuloy lumalakas ang paniniwala ng publiko na kasabwat ang mga otoridad sa biglaang pagkawala ni Jovelyn. Samantala, matapos makumpirma ng NBI at PNP na ang mga labing natagpuan ay kay Jovelyn Calieno, ay kaagad ring isinailalim sa polygraph test o lie detector test ang suspects na sina Liobert at Jobert upang mapatunayan kung nagsasabi nga bang dalawa ng totoo base sa kanilang mga binitawang salaysay. Matyaga namang nag-antay ang dalawang suspect at ayon sa naging resulta ay pumasa o nagsasabi ng pawang katotohanan si Jobert habang lumagapak naman si Liobert na nooy dating naglahad ng impormasyon tungkol sa kaso.
Matapos malaman na bumagsak sa nasabing pagsusuri, ay kaagad na nagtago si Leobert at hindi na nagpaunlak pa ng panayam. Sa tanggapan ng senador para sana hingan ito ng pahayag, nirerespeto naman ng programa maging ng senador ang naging desisyon ni Leobert at ipinaubayan na lamang sa NBI ang mga susunod na hakbang para sa kaso. Kahit hindi pa rin mabigyang linaw kung paano na todas ang dalagang si Jovelyn, ay kinailangan na lang itong tanggapin ng pamilya upang mabigyang ustisya ang pagpanaw ng kanilang kaanak. Masakit man, pero hindi pa rin tumitigil ang pamilya sa pagdarasal para sa ikapapayapa ng kanilang pinakamamahal na si Jovelyn. Ikaw, dismayado ka rin ba sa naging kaso ni Jovelyn Galieno? Gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.